to my channel. So for today's video, ito naman ay isang haul. Pero hindi naman siya huge beauty haul. Konti lang din. Parang pakita ko lang din sa inyo yung mga nabili ko. And first lang is a non-beauty related. Pero pwede na din. Ito, itong mga, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero yung mga jar na white na ganyan yung kanyang itsura. Focus. Ayan, so worth na. Yun, ito guys, na nakita ko to sa Daiso for 88 pesos. Pero, meron ako nakita na for 10 pesos lang siya. 10 pesos, imagine 10 pesos, 88 pesos pala siyang binibenta sa Daiso. Ito, 10 pesos lang. So, tatlo na yung binili ko na color white. Kasi yun yung parang ginagawan ko ng team ngayon na puro white yung gamit. Parang mas maganda kasi siya sa paningin pag puro white. So, yun. And now, move on tayo dun sa PC product. A while ago, kanina, meron kasing girl boss fair sa my Gateway Mall. And napadaan ako kay Ate Mafi kasi nakita ko na meron silang booth doon. So, bumili na ako netong RMK whitening deodorant. This is yung kanilang 500ml and sobrang antagal ko nang ginagamit nito. Ever since na-discover ko to, ito na talaga yung ginagamit ko. And wala siyang palya. As in, ito talaga yung pinakagusto ko. Never ako nag-try ng ibang deo kasi sobrang nagustuhan ko siya. Next is beauty product. First is itong nandito sa plastic na to. Ito is the Maybelline Volume Express Pump Up Colossal. Ayan. Gusto ko to i-try kasi nakita ko to kay Raze and sobrang nire-rating niya to and sobrang ganda daw nito. So, yun. Gusto ko siya i-try. Ito. Nabili ko to kanina kay Miss Shadeline Cosmetics. Second is itong Physicians Formula na Butter Bronzer and ito sobrang nire-rate din to ng mga YouTuber and gusto ko siyang i-try kung okay talaga siya, kung maganda talaga siya. Yung mga prices ito guys, hindi ko na alam kasi kinukakuha ko lang siya kanina. Next is itong aking KJM Bittersweet Magenta na bago na yung kanilang packaging. Mas maliit na pero I believe rollerball pa din siya. Yeah, rollerball pa din siya pero mas maliit lang. Yung ganito ko kasi, hindi ko na gusto yung kanyang smell nung ball. Medyo hindi ko na gusto yung amoy niya. Next is ito guys. Actually, nabili ko pa ito nung nag-trinoma ako. Pero si Chadelins din. Kaya lang kasi, bago pa lang din naman siya. And ilang beses ko pa lang siya nagamit. This is the e.l.f. I think, ano ba yung tawag dito? Yung kanilang e.l.f. highlighting powder. And this one is in the shade Moonlight Pearls. And sobrang ganda nito. Kung gusto mo ng subtle na highlighter na parang pang everyday lang, ito talaga, ito yung ginagamit ko pag may mga kailangan na special or bongga yung makeup look or whatsoever ganyan. So next is dalawang brushes from Wet n Wild and yung isa kasi nagamit ko na rin kaya hindi ko na mapapakita yung kanyang packaging. Yung ito naman is yung bago, this one is the contour brush. Ayan. Gusto ko i-try yung Wet n Wild brushes and sobrang ganda kasi color white na natutuwa ako pag mga white na items. Next is itong Wet n Wild na flat top brush. Ayan. Ito naman ginagamit ko siya for my blush kasi mas maganda yung pag-apply ko ng blush on pag ito yung gamit ko. And then last is, ito hindi ko ito nabili ha, from the bazaar sa SM lang to. Pero kahapon ko lang ito nabili or nung isang araw. This one is the Fashion 21 Two-Way Cake with Milk Moisturizer SPF 35. And kita nyo naman, bago pa. Hindi ko pa kasi na talaga nagagamit siya. Hindi ko pa nag-dab-dab lang ako ng powder brush. So yan, ito yung kanyang product. And very yellow undertone siya guys. O, diba? This one is in the shade number 2. Number 2 yung pinaka-lightest sa aking shade. Kasi yung 3 medyo dark na siya. Yung 1 medyo light. So, 1, 2, 3 lang naman siya. So, yun. That's it. Hope you guys enjoyed watching this video. Meron akong unang video which is the Althea Korea
unboxing and lagay ko na lang yung card dito sa taas or lagay ko yung link sa description box. So, yeah, that's it. Hope you guys enjoy watching this video and click the thumbs up button if you like this video and don't forget to subscribe and I'm gonna see you in my next video. Bye!